Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ganti ko sa'yo! Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga ating pagkatutukan ngayong Lunes sa Batang Quiapo. Nagkaroon nga ng malaking engkwentro itong pagitan ni Divina at ng mga kapulisan. At hindi naman umobra itong si Mr. Doncillo dahil sa galing dito ni Tanggol. At agad ngang tumakas itong sina Tanggol. At dito naman napaghandaan ng mga kaibigan ni Tanggol sa labas ang kanilang sasakyan, nang sa ganon ay madali silang makatakas. At kinabukasan, dito rin na ma-release na nga din Divina ang kanyang pinapagawang ginto upang matuloy na nga itong kanilang negosyo na magbibinta itong mga tauhan nila ni Divina ng mga peking ginto. At tila nakikita nila ni Tanggol na tila nahihirapan nga itong mga tagabundok magbinta ng mga ginto dahil hindi nga sila pinapaniwalaan. At agad naman na dumiskarte itong si Tanggol upang paniwalaan sila na tunay nga ang nasabing mga ginto. Kaya nagpa siya itong si Tanggol na dalhin sa pawn shop at ipakita itong mga ginto na nagawa nga dito nila ni Divina. At napaniwala naman ni Tanggol itong mga dayuhan na bibili ng mga ginto. Samantala, malaki namang engkwentro ang kinakaharap dito nila ni Marcelo at ng mga Montenegro dahil sa naniniwala itong si Ramon na traitor nga daw itong si Facundo. Kaya nagpa siya ito na pupuntahan nga nila at gugulatin itong si Mr. Villegas. At dito nga nasinugod nila ito at inutusan na papuntahin nga ni Ramon itong si Senior Facundo. At ang nagpapanggap naman na Facundo ay walang iba kundi itong si Marcelo. At nagulat itong si Ramon at David nang maluko sila na hindi pala si Senior Facundo ito kundi itong si Marcelo. At malaking gera nga ang kanilang kahaharapin dahil maniningil na nga itong si Marcelo sa malaking kasalanan ni Don Julio dito sa kanya. At tuwang-tuwa naman itong si Marcelo na tamang-tama dahil maipaghiganti na nga daw niya ang nangyari sa kanya noon. Sakto na nandito itong si Don Julio. At sumama na rin itong si Olga. At kabado naman itong si David na baka hindi siya makakataka sa pagkakataong ito at naipit nga siya sa dalawang pamilya dito ng mga Kabalyero at Montenegro. Dahil nangako itong si Ramon dito nga kay David na kung malaman nila na si Senior Facundo nga ang supplier dito ni Mr. Villegas ay si David mismo ang kikitil sa buhay nito. Sa kabilang banda, nagpa-private investigate naman itong ama dito ni Pablo at dito na malapit na nga nilang malalaman kung sino nga ba ang pumaslang dito kay Pablo. At agad naman na ipinadala kinabukasan ng private investigator dito ng ama ni Pablo. At nagulat itong si Senior Facundo na nakita nga niya itong mukha ni Tanggol at sinabing kilala niya ito. At alam na nga niya kung sino ang pumaslang kay Pablo. At agad na sinabihan dito ni Senior Facundo itong si Marcelo na papuntahin daw itong si Tanggol dito sa kanilang mansyon upang doon nga nila pag-uusapan at dito sa mansyon didispatchahin ni Senior Facundo itong si Tanggol. At dito naman na nagpa siya itong si Tanggol na didiretso daw sila sa mansyon ni Senior Facundo dahil may mahalaga nga daw silang pag-uusapan. At tuluyan na nga pinapalayas dito si Tindeng at Noy at naaawat naman ang kanilang pag-aaway ni Bitina dahil sa pagdating din dito ni Facundo upang hindi na nga malaki ang kaguluhan. Nagpa siya itong si Tindeng na aalis na lamang kasama itong si Noy at hindi naman tinatantanan ni Pasing itong si Tindeng pati si Noy, kaya muntik-muntikan na rin matatamaan ito dito nga kay Tindeng. Kaya magkakaalaman na nga ba ito kung dito na nga ba maniningil itong si Facundo sa nangyari nga sa kanyang apo na si Pablo. At ito na rin kaya ang katapusan dito ni Don Julio at malalaman nga ba ni Marcelo na ang kanilang anak na si Samantha o Bubbles ay napaslang. At si Tanggol nga ba ang pagbibintangan dito ni Olga. At ito na rin kaya ba ang katapusan ni Don Julio at hindi na nga ba ito maisasalba pa dahil sa malaking galit din dito ni Olga
sa pamilya ng mga Montenegro. Maililigtas nga ba niya itong si Don Julio? Sino-sino nga ba ang masasawi dito sa malaking giyera na kanilang kinakaharap ngayon? Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan, mga kabataang Quiapo, dahil painit na nga ang mga nangyayaring kaganapan, lalo na ngayon na pinaiyak tayo dito ni Santino dahil sa tampon niya dito kay Rigor, na mas mahalaga pa ang kanyang trabaho kaysa pamilya. At dito na kinamumuhian na nga siya ng tuluyan dito ni Santino at hindi mapapatawad. At dito na sinabi ni Marites na sana ay mapatawad pa rin ni Santino ang kanyang ama. Yan po ang aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking muntin channel. Hanggang sa muli, paalam mga kabataang Quiapo!